sibuyas sa mantika. Ayan, parang bumango ang ating lutuin. Ayan. So, kanina nagpakulo na ako ng baboy, manok sa isang kaldera. Ayan, with hipo nandyan na lang. Para yan yung ipang sasabaw natin sa ating sotango. Yung dalawang nor cubes. Ayan, para ma-dissolve na siya sa mantika. Ayan, and dagdag aroma na rin yan at mas pangpalasa sa ating sotanghon disado. Ayan, ayan na yung mga pinakuluan kong atay balundalunan, manok, tapos yung pork natin. Mas maganda kasi yung malambot na yung mga karne natin para hindi na tayo mahirapan lumuya. Just like me, ang hirap lumuya ng matigas. Ayan na rin yung shrimp natin. Isa lang din natin yan. Ayan, tapos mag-add ka ng pepper. Ayan, pepper to taste. Sangkutsyahin lang natin yung mga recado at ano natin kanya. Lagyan natin ng soy sauce pampakulay. Ayan. Then, para magkalasa yung karne natin. Actually, nilagyan ko na siya ng salt kanina. Papakulo. Ayan. Lagyan natin yung carrots and beans. Ayan. Ganun din. Halo-halo hanggang maluto. Iyan ang inuna ko kasi medyo matigas siya, matagal siya maluto. Then, halo-halo lang. Yan, ikot-ikot lang gaya pagpapaikot sa'yo ng jowa mo. Lagyanan, daming hugas ha. Naluin lang natin. Yan, sulot na natin yung repolyo. Yan, cabbage, then yung celery, pampabango. Yan. Isi-isi lang yan, lutong uragon lang. Pasensya na kaya't may iwan ko yung sandok sa kawali. Ano pa tayo? Less pa tayo sa gamit eh. Yan, yan na. Yan talaga yung makatotohanang pagluluto lang. Halu-haluin lang natin hanggang maluto yung mga hinahuli nating gulay. Ayan. Yan, tapos nyan, tanggalin na natin yung gulay. Diyan na rin natin ilagay yung pinakuluan nating hipon. Yan, lahat dyan. Yung mga pinakuluan nating baboy, manok, atay balun-balunan. Yan. Ayan na yung broth niya. Para mas malasa. Yung sotanghon pala kanina, binabad ko na siya sa water. Para lumambot siya and then madali lang lutuin. Ayan, lagay na natin yung sotanghon na nababad na natin. Mas madaling maluto pag bababad na yung sotanghon natin. Kasi may times na hindi mo siya binabad
pag naluto siya, para siyang goma. Ayan, nakakabulon. So, kailangan mo ibabad mo muna siya sa water. Ayan. Para mas madali siyang maluto. Mga about 15 minutes lang siya. Pakuluan nyo ng mabuti. Mga 15 minutes. Ayan. Halo, 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 halo. Tapos lagyan nyo siya ng soy sauce ulit para magkulay siya. Diba? Ang putla ng sotahan natin. Kasi yung soy sauce nandun pa sa gulay kanina. So, ayan. Para kuminta bang sotahan natin, lagyan natin soy sauce. Ayan. So, after that, lagyan natin yung gulay natin kaninang ginisa natin. Halo natin dyan sa sotahon. Ayan, ang kulay-kulay na ng ating sotahon. Ang daming sakop. Ako talaga gusto ko talaga sa mga pansit, kaya mga yan, sotahon, bihon, marami sakop. Para di naman lonely yung pansit. Maraming sakop, maraming gulay. Ayan, nasarap yan pag maraming sakop. Special sa amin yung sotahon kasi yan ang gusto ko talaga pag may mga occasion kami. Sotahon. Lagyan natin yung mga different nating gulay para makulay ang buhay. Sana all makulay ang buhay. Ayan. Haluin lang ng haluin natin para maghalo yung gulay at yung sotahon. Shoutout po pala sa lahat na sumuporta sa aking channel. Ngayon ay monetized channel na po. Maraming salamat po! So, ito na yung finished product natin. Ayan na. Music.